DJJ yan, ang Mr. Cupido ng iyong radyo. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? DJJ ang iyong Mr. Cupido ng iyong radyo. DJJ yan, ang Mr. Cupido ng iyong radyo. Mr. Cupido ng iyong radyo. Gabi-gabi tayong pinapakilig at pinapatawa. At nang dahil sa inyong suporta, ang programa ng nag-iisang online DJ na si DJ JM ay number one sa buong mundo. Ayos yun. Secret Confessions, ang nag-iisang programa sa buong daigdig. 48.860 Tambayan FM Channel. Tugstugan na! Magbabaka sakaling matagpuan ko na ang aking one and only. Kinakabahan, nakalusot sa pilahan. Honor na ako, ano kayang maging usapan? Di ako magre-request ng kanta, di ako babatiyan, magwawala. Isa lang naman ang aking hiling, Papa, eto na. Wanted sweetheart, wanted sweetheart, wanted sweetheart mo naman ako. Wanted sweetheart, wanted sweetheart, wanted sweetheart mo naman ako. Wanted sweetheart, wanted sweetheart, wanted sweetheart mo naman ako. Wanted sweetheart, wanted sweetheart, wanted sweetheart mo naman ako. Mag-promote o mag-endorse, hopeful lang na may magsabi sa'king I am yours. Alam mo na ang aking hiling, DJ Papa, sige na, oh please. Wanted sweetheart, wanted sweetheart, wanted sweetheart mo naman ako. Wanted sweetheart, wanted sweetheart, wanted sweetheart mo naman ako. Wanted sweetheart, wanted sweetheart, wanted sweetheart mo naman ako. Wanted sweetheart, wanted sweetheart, wanted sweetheart mo naman ako. Oh my God. Hello, good morning sa ating lahat, mga katambay, mga kabarangay. Today is November 1. Kumusta kayo? Kumusta ang November 1 niyo? Maganda bang pasok? Maganda ba?
By the way, ako si DJ JM, live broadcasting here in Papa Roads, TFC On Air. Magandang gabi sa ating lahat. Hello sa mga JM natics dyan, saan man sulok ng mundo, na nakikinig sa bulol niyong DJ. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang hapon pala dyan sa Middle East, sa Pilipinas. Time check, 7:12 p.m. December 1, 2018. Malapit na pong 2019. Kaya ngayon pa lang, bilis-bilis niya na mag-love life. Para ano na, pagdating ng December 29, putukan na. Oo. May nagre-request sa akin, pwede ba DJ na gawin mong Wanted Sweetheart yung segment mo? O, sige, pwede natin gawin yan. Pwede natin gawin Wanted Sweetheart. Yeah, December 1 nga, December 1. May mali ba ako nasabi? Meron ba? Oh, anyway, sige, ulitin natin. Take 2 tayo. Hello sa lahat! Happy December 1 sa ating lahat. Today is Saturday. Ayan, sa Pilipinas, December 1 na. And sa buong mundo, December 1 na po. Oh, ayan. December 1, 2018. Ayan, sa Pilipinas, 7:13 p.m. ng gabi. Sa Middle East naman, hapon pa lang sa kanila. Mga alas 3, alas 4. Mga ganun. So ngayon guys, wala tang ibang pag-usapan kundi Wanted Sweetheart and Secret Confessions at the same time. Kung meron kayong mga gustong sabihin, meron kayong mga gustong shout out, ay hindi, gustong i-open sa madla, na kumbaga itong segment ngayon ay napakaganda, kaabang-abang, at yung mga callers natin ay talagang ready na. Ang tanong, wala pa tayong caller ngayon. Oh. Anyway guys, pa-share ng ating live ngayong gabi. Ako kasi kapag nagla-live ako, hindi ko ini-inform agad. So parang biglaan lang. Oh, kasi gusto ko yung biglaan lang para diretsuhan na. Anyway guys, tumawag sa aking emo number, positive 639-554-212-130. Tensya na kayo, yung caption ko, hindi ko nabago ah. Hindi ko nabago yung caption ko, pasensya na kayo. Gawin ko na lang Saturday music. Kasi ito, ginagawa ko, yun ang copy-paste ko, minsan nakakalimutan ko. Lang na may magsabi sa ayan, binabago ko. Sige siya. Alam mo na ang aking hiling. Guys, ulyanin talaga ako pagdating sa mga ganito. Pero pagdating sa'yo, hindi kita makakalimutan. Ayan na, happy December 1. Ayan na, nakalagay na, di ba? Nakapinpost na siya. Ayun pala sinasabi nyo. Kayo naman. Eh, ano na yun? Understood na yun. Kasi alam nyo na, December 1 ngayon. Di ba? Hello? Hello, magandang gabi. First caller natin. Magandang gabi, Ben. Hello, magandang gabi. Oo, magandang gabi ulit. Kamusta, DJ? Kahapon nanood ako ng live mo, ba't naputol? Naputol? Matanong lang. Kahapon naputol ako. Eh, nag-play ako ng kanta na song request, pinlay ko siya. So, ang ginawa ng Facebook, tinanggal niya, mga kabayan. Kaya pala nawala. Okay. Pero nandito naman ako. Bigay mag-rest lang ako. Oh, sige. Hello po sa team GC Iloilo. Hello po sa inyong lahat dyan. Lalong-lalo na kay Best Net. Sa lahat ng kilala ko dito sa mga kasama ko. Si Ate Bisa, si Aisha, si Shari. Nakikinig sila minsan. Ayun. Yun yung sa pinakamamahal kong
Saan? Hello. Saan? Nakamahal ko yung lalaki. Oo. Oh, ayan, oh, maging ito palagi. Ikaw naman, Gina, joke-joke-joke mo ako, ha? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Or baka, ano? Oo nga. Baka madaanan niya to, yung live mo. So, mapakinggan niya. Ayan, mag-ingat ka palagi. Andito lang ako lagi para sa'yo. Totoo naman, ha? Anong pangalan niya? Anong pangalan niya? Ano? Sa, Lan. Ano? Eh, huwag na lang. Sinabi ko na eh. Ano nga? Sinabi ko na, hindi mo na rin. Hindi mo sa amin. Ha? Si Lance. Lance. Mm-mm. Oh, Lance mo na yan, ha? Last na nga to. Mm-mm. Baga niloko ka pa niyan, pepektusan ko yan. Ay, hindi naman, hindi naman. Hindi naman siya maloloko. Para, hindi ko alam. Anong gisi ka? Anong gisi ka? Hello? Anong gisi ka? Ayun, wala. Hindi naman ata. 2 months na kami, parang wala pa naman akong nakikita. Parang lang. Ay, nararamdaman. Ako, sa lalaki, nararamdaman ko yan. joke lang. San siya ngayon? Ah, dito, Middle East. Saudi boy, uh-oh. Saudi boy siya. Ay, hindi. Nasa Pinas siya. Nasa Maynila siya. Tinatanong Pasay. Ko, nasan siya? Yung boyfriend mo, nasan siya? Ganun nga sa Pinas. Oh, kape muna ako, ha? Sige, nasa sige. Nasa Pasay siya. Pasay. Ayan lang. Nasa Pasay siya. Ah, ano yung sabasay? Oh, sige. Hopefully, kayo na talaga. Ano? Okay. Saka, i-maintain nyo lang yung relationship nyo. Ano po? I-maintain nyo lang yung relationship yung dalawa. Oo nga eh. Sana. Malapit na rin ako umuwi 4 months ago. Kita ko na yung Pinas. Ano? Ikaw ba yung tumawag sa akin nung last na inaagaw kita sa kanya? Ikaw ba yun? Hello, hindi oh. Grabe ko si Gigi oh. Parang ikaw yun eh. Wala. Hello, hindi kayo. Anong inaagaw? Hindi, ako yung umaagaw, hindi siya. I mean, ako inaagaw kita sa kanya. I mean, ikaw yun, di ba? Ah, yung last. Joke mo lang naman yun eh. Alam ko naman yun. Eh, totoo yun eh. Ha? Ay, napanood yung confession mo about yun sa'yo. And then? Oh, yun nga. Ayun, wala na. Napanood ko lang. Pero guys, yung confessions ko, kwento lang yun, hindi pa, kwento lang yun ha. Wala nang iba dun. Kinanto ko lang para mayroon lang may share sa inyo sa life ko. Kasi that night, wala akong maikwento, wala. Hindi naman ako nag-live nung gabi na yon. So, ang ginawa ko, kinanto ko na lang kung anong, diba? Oo. O, yun na nga. Pero totoo yun, diba? Parang ka pang iyak, DJ. Siyempre, ganun talaga pag TJ ka, sabayin mo siya. Sabayin mo ng emotion yung confessions mo. Alam ka naman, nagkwento pa. Nag-break kami yung dalawa, tapos ano? Hindi naman ganun, di ba? Yun na nga. Oo, damdam din naman kita siyempre, eh. May konting mga ganyan na yun mo guys, nag-break po kami yung dalawa. Mga ganun, ano pa naman yun. Siyempre walang masaya na breakup. Meron. Masakit talaga. Lalo na pag LDR, pag nag-break, masaya yung kabila. Babae man o lalaki kasi may nagkaanto. Ay. Sabi niya, Ngayon ako, gagawin ko na lahat ng mga gagawin ko. Oo. Yun yung mga sakit eh, kasi wala kang magawa, ang layo mo kasi. Ganun. Ano ka dyan? Leza, LDR kayo ng boyfriend mo, lagot ka dyan. Wag naman po. Grabe. Masakit kaya. Tatalon ako ng building pag ginawa niya yun. Sige, gawin mo para hindi ka na makawin ng buhay sa Pilipinas. Eh, at least, alam na alam niya na
yun, mahal na mahal ko siya. Kaya kung magpakamatay. O talaga, Gina, joke mo ako, ha? Ay, hindi ko nag-joke, ha? Totoo yun. Pero pag, kung sakali man na gano'n, na naghiwalay man kayo, eh kung tatanong ko sa building, eh, saluhin naman kita, eh. Ay nako, sana wag naman. Isa na lang natin na tuloy-tuloy lang yun. Walang ano, walang sagabal. Eh ako sagabal sa inyo. Sige. Ayun na lang, DJ, salamat. Salamat sa sagot ng tawag ko. Yes. Ayun, hihirit pa ako. Sige lang. 1, 2, 3, go! Lance, kung narinig mo man to, na kapanood ka, ito yung masasabi ko sa'yo. Hindi man tayo magkasama ngayon. Sa darating yung panahon na magkasama tayo, ingatan mo lagi yung sarili mo, and then, lagi lang mag-pray. Kasi na tuloy-tuloy lang, wag naman darating na maghiwalay. Sa punto maghiwalay tayo. Magkatiwala lang talaga. Alam ko naman na maghirap ang ganitong sitwasyon. Yun lang, mahal na mahal kita. Yeah. Yun lang. Congrats sa inyo, congrats sa inyo dalawa, Lance and Leza. Lance ng Pasay at Leza naman ng Middle East. Congrats sa inyo lahat. Thank you, DJ. Bye-bye. Bye-bye. Anyway, guys, coffee muna tayo habang nag-antay tayo ng next caller. Anyway, magandang gabi sa inyo lahat, mga GMnatics. Saan mang panig ng mundo, mga kabarangay, kabayan, katambay, ano pa ba? Nga pala, join our GC sa mga GC natin. Marami tayong mga GC. And join our community, JM, DJ JM Torres, Worldwide Fanatic. And guys, subscribe to my YouTube channel, JM Torres. And like my Facebook page, DJ JM Torres. Add me on my DG account, DJ JM. Oh. Anyway, guys, patugtog muna tayo ba nag-antay tayo ng next caller. Call me on my emo number, positive 639-55-421-2130. Anyway, sige, kape muna ako habang nag-antay tayo. Pa-share na rin to, pa-share na rin to. Coffee. Ito na naman. Sa mga GC guys, you can contact our admins and moderators. And sa group naman guys, pwede kayong mag-live, mag-post doon anytime. And kahit anong ginagawa nyo, pwede po kayong mag-live doon. Okay? Anyway, call me on my emo number, +9554212130. Hello? Friend, voice call lang. Voice call. Friend. Wait lang. voice call lang muna. Okay, call ka ulit. Guys, voice call lang, hindi siya video call. Maraming salamat. Nga pala guys, itong live natin, on air natin, i-upload ko siya sa aking YouTube channel. Ay friend, voice call, hindi siya video call. Pero okay lang din yan, ikaw na bahala. Ano, kumusta ka na? Okay naman. Ano? Oy! Ano? Natawa. Bakit?
Sige nga, tawa ka nga, tawa ka nga. Naririnig ba? Naririnig kita. Naririnig ka ng buong mundo. Naririnig lang, hindi nakikita. Oh, hindi. Hindi ka nilang hikita. Kasi secret confession sa manto eh. Ganun ba? Loto na yun. So, oo. Oh. Namay, kumusta ka na dyan sa work mo? Okay lang. Walang tao dito. Ako lang. Bakit di ka tao? Panahiya. Ano? Ano? Nahiya ka? Oh, ngayon, pagkatapos mo na friend na maka on air sa aking programa. Oh. Oh, kumusta naman? Kumusta naman? Ha? Ano? Gabo naman. Ano? Kumusta? Ano? Oh, ano? Ganun pa rin. Ganun ang buhay bukas. Ano? Ganun pa rin ang buhay, ganun. Busy. Oo nga, busy ka na. Still, ano? Hoy. Oh, hindi kita naririnig. Hindi mo ko naririnig? Mag-earphones. Oh, narinig na. Mag-earphones ka kasi. Pre, ano? Mag-earphones ka muna kasi. Ha? Mag-earphones ka para hindi nakatutok yung ano mo. Yung mukha mo sa ano? Camera na. Hindi mo nakaganon siya. Hindi kita naririnig, ha? Na mag-earphones kayo, di ba? Sorry, hindi mo ako nakikita. Friend. Mag-earphones ka. Earphones ka. Ah, bilihan kita. Sige, saglit lang ha. Guys, saglit lang. Bilihan ko lang ng earphones, ha? Saglit lang. Pasaway ka. Ano? Anong pag-uusapan natin ngayong gabi? Ano yung pag-uusapan? Ikaw, anong gusto mo? Like to. Nakakaya. Yung... Ano? Sam, nakikita. Hindi ka nakikita, huwag ka mag-alala. Hindi ka nakikita. So, wala silang idea kung sino ka. Tawa pa. Anyway, masayang tao si itong caller natin ngayon. Ah? Sabi ko, masayang lang tao, masayahin. Ganyan pa lang buhay. Oo, oh, diba? Saka, happy lang. Oh, yun. Ha? Wala, masaya ako. Oo. Halata nga eh. Masaya. Nakakonect ako ngayon. Nakakonect ka. Oo. Wi-Fi kasi itong programa natin. Sige, joke mo more. Ay, joke yun. Inform lang kita, joke yun. Anyway, san si... Ngayon, san si... Miss Caller natin ngayon? Ha? Wala. San si... Ano nga? San si ano dito? San si Miss Caller ngayon? Oh, hindi mo... Friend! Oh! Ah! Ah! Pwede pakurot gamit. Friend, pwede pakurot gamit ko yung plies. Kahit yung ano mo na lang, ilong mo na lang para ano. Ano, friend? Ha? Pambira naman, no? Okay lang yun, practice na get. Ako lang yun, ala?
Siguro ito hindi pa binibigay yung sahod niya kaya medyo magulo kausap mga kabayan. Hi friend. Okay, sige. Ako na lang magtanong sa'yo para maging okay siya. Ilan taon na si Miss Caller ngayong gabi? Ang tanong ko, ilang taon na si Miss Caller? Secret! Mali mo ko kilala, friend! Hindi, kilala kita. Pero sa viewers natin, naka-on air tayo, friend. Baka hindi mo alam. Nakalaman siguro, video call lang to na tayong dalawa lang. Oh, syempre, ipapakilala kita sa mga viewers natin. Hindi naman pwede na alam ko na, hindi na natin i-share. Syempre, tumawag ka, so ikaw yung hot seat ngayon. Di ba? Okay. Madali akong kausap. Sige, ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Nasa... Secret. Sige, iyan na muna kita, drop muna kita. Ayan. Alam na sa mga tatawag ha, be sure lang na po na natin yung live natin. Hello kay Olivia, kung pwede ka na po tumawag. Ayan. Anyway guys, magandang gabi sa inyo lahat. Pwede kayo tumabang sa aking Imuna Bro, positive 6-3-9-5-5-4-2-1-2-1-3-0. Maraming salamat sa mga viewers natin na nag-share ng ating live ngayon. Oh, relax lang. Magkakape pa ako. Anyway guys, sa mga gusto mag-share ng kanyang problema, concern sa buhay, utang, o naghanap ng sweetheart, pwede tayong pag-usap dito sa natin. Wanted sweetheart mo naman ako. Wanted sweetheart mo naman ako. Anyway, play mo natin yung isa sa paborito kong kanta nung nag-move on pa ako. Eto. No playing. Sayo by Silent Sanctuary. Oh, hello. 075. Ano? Dinrap kita kasi ayaw mong makipag open sa amin eh. Okay na, sorry po. Okay lang yun. Mabait naman ako eh. Ano, may refunds ka na ba? Wala pa. Oh, sige, Ma'am Juliet, pwede kayong tumawag sa aking Imo number. Nandiyan po sa mismong Imo number ko po, past 3955-421-2130. Wala ka pang caller ah. Meron. Meron nag-aantay eh. Ano? So friend, ito po ako ng upa. Ah, sige, take time lang. Oh, yeah, meron ka naman palang earphones, kala mo. Sabi mo wala. Okay, game. Anong gustong share ni Diyosa sa atin? Ano? Anong gusto mong i-share sa amin? I-share mo kung ano? Kung nagkaroon ng earphones. Teka lang ha, i-comment ko yung aking Imo number. Ooh.
Kuy. Ano? Anong-ano? Magkwento ka. Anong meron sa'yo? Anong gusto mong i-share sa amin? Ano? Tanong ka! Anong i-share? Kung wala kang i-share, sad, bitter ang ano ko. Bitter ang life. Kaya walang magandang i-share. Ayan na po ang aking emo na 4569554212130. Ayan. Single ba si Joss? Ano, ano? Single ba siya? Single. Ayan, ba't ka single? Late, single. Ba't ka single? Single kasi, ano na? Wala na. Tingle na. Single na. But, I mean, kwento mo, ba't ka single? Ba't ka single? Okay. Okay. Teka lang kasi. Kasi pinagpapawisan na ako dito. Single. Single kasi. Hindi ka lang siya. Hindi. I mean. Oh, game. Sige. Describe yourself na lang. Para. Bob. Okay. Ambot sa lamaw. Describe yourself na lang. Okay. Bahala ka nga dyan. Ano, kinakabahan ba si Josa? Kinakabahan ba siya? Nakabahan talaga ako. First time mo kaya? Oo, first time niya kasi. First time eh. First time. Kaya ako. Oo. Eh, okay lang yan. Kahit naman ako, kung first time ko mag tumawag sa ganitong programa, nakakakaba talaga yan. Naman. Oo, naman. Oo nga eh. Okay lang kahit boring. Okay lang yan. At least nag-enjoy ka, diba? Ang goal naman dito, hindi naman yung ma-entertain yung ibang tao, kundi mapasaya yung mga callers. Yeah, boring ka dyan. Oo. Pero huwag naman sobrang boring naman. Ano na, best? Oh, kwento mo sa amin, anong pinaka masayang nangyari sa buhay mo, kabayan? Masaya? Oo. First time. You? First time? Saan? Yes. First time! Ano mo yun? First time saan? First time ng secret. Ha? Eh, ko walang boses. Hindi, naririnig kita. Ano yung first time na ginawa mo at sobrang saya mo until now? First time na ganun, lamog. Wow. First time na? First time na hindi mo kalimutan habang buhay. Friend. Po. Narinig mo ako? Oh, narinig kita. Hindi ka nagsasalita. Nagsasalita ako, men. Ikaw hindi nagsasalita. Ah? Ano kikita? Eh, syempre, voice call sana. Hindi naman to video call eh. Ano ba? Oo. Tawag na lang mamaya, ha? Kasi na-ano tayo eh, na babakante tayo eh, ng topic, ng slot. Okay, maraming salamat po, maraming salamat. Ayan, guys, pwede na kayong ano, pwede na kayong tumawag. Hello, magandang gabi.
Ayan. Magandang gabi. Tapon pa lang dito. Saan ka ba ngayon? Kuwait po. Kuwait. Kuwait. Kuwait lang ha, tanong ko lang. Bakit pain? Bakit pain? Pain kasi ano? Pain, pain. Go away. Come another. Nakapagkakit doon sa pangalan na yan. Ah, okay. Yeah. Bakit pain? Parang late naman ako. Bakit pain? Bakit pain? Parang late yung ano lang. Oh, hindi. Call ka ulit. Parang late yung ano lang. Malakas. Rinig ba? Yes, naririnig kita. Hmm. Bakit pain? Kasi hindi pa nakamove on yung sakit, kaya pain. Oo, bakit masakit? Hindi, hindi yung sakit na ano, kagaya na sinasabi ng caller kanina na first time. Yung sakit uy, yan, no? Parang sakit na lakamagulim ng babalim. Hindi naman yung masakit. Ikaw lang nag-isip niyan. Really? Oo. Siguro sa iba na mga matatapang, pero para sa akin naubos na, masakit pa rin hanggang ngayon. Specific, ano bang masakit? Masakit ba iniwang ka? Hindi ako iniwan. Ano? Until now, kami pa rin, pero ano, ako yung nagsasakripisyo. Bakit? Kasi yung ano ko, yung kinakasama ko, hindi ko naman talaga yung boyfriend dati. Mm-mm. Naging kami lang nung naglayas ako sa amin dahil gusto ng father ko na ipaasawa ako sa matandang, sabi nila, matandang mayamang madaling mamatay. Mm, 5M. 5M yun, hindi 3M. Tapos yun, hindi ko gusto yung matanda, naglayas ba sa amin. Mm. Doon ako tumira sa best friend ko. Okay. Yung naging asawa ko, kuya yun ang best friend ko. Mm-hmm. Tapos, nandun ako nakatira sa kanila. Okay. Hindi ko din namalayan bakit naging kami. Eh, hindi mo namalayan? Seryoso ka? Na hindi mo namalayan? Huwag mo ka ginajoke ka. Hindi ko alam ano nangyari, ba't naging kami, basta ano na lang. Mandi nagising na lang ako na, anak kami na pala, yung parang ganun. Totoo? Hindi, I mean, literal ba na one day nagising ka na lang? Hindi, I mean yung ano, yung nakatira kayo sa iisang bahay, tapos yung sabay kayo kumakain, sabay, nandun talaga sa ino, sa iisang bahay, pero yung hindi naman kayo, tas one day naging, hindi mo alam ba't naging kayo na. Okay, sige. Tutulungan kita kung paano naging kayo. Game, ano ba yung ginagawa nyo? Kasi diba isang bahay kayo? Ano yung ginagawa nyo? Nagbaba kayo? Sabay pa kayo na nagsasampay ng damit? Sabay. Okay. Best friend ko yung kapatid niya. Doon ako nakatira sa kanila, sabay kami kumakain, sabay kami kung saan yung mga gimmick, sabay kami. Tapos yung sobrang ano niya sa akin, napaka-protective niya sa akin, yung parang ganun. Okay. So one day, hindi mo na ano na, naging kayo na, may nangyari na sa inyo. Baka nadala ka sa emosyon. Siguro dahil hindi ko paano pa makalabas sa sitwasyon na ganun. Kung bakit ako nakapunta sa kanila, kung bakit hindi na ako dinatanggap ng sarili kong pamilya. Mm-hmm. Ba't ka ba lumayas? Kabayan. Kasi nga, gusto akong ipasama ng parents ko dun sa matuta. Okay. Which is ayaw. Nung gabi na
namanhika na sila. Namanhika na yung pamilya ng matanda. Pag makaaraw ako sa father ko dati na ano, ayoko kasi hindi ko mahal yung matanda. Okay. Kasi sabi ng father ko, kung ipapahiya ko daw sila that time, itatakil daw nila ako, hindi na ako nila ituturing na anak. Kaya wala akong choice. Naglayas ako ng gabi. Sabagay, kahit naman mag-asawa na kayo, kahit mayaman, hindi ka naman masaya sa kanya. Pwede, hindi rin magiging hindi rin magiging masaya yung magbubuon yung pamilya. Ang saka, nagtataka na, parang movie yung nangyari sa inyo nung best, kapatid ng best friend nyo. Kasi ganun din naman ang mga movies, di ba? Yung example, may mga di ba? Yung movie kasi, parang movie nangyari, di ba? Na laging kumakain, laging nagsasama, laging pumapasyal sa mall, laging namamasyal sa beach or anything na galaan. And hindi naman malayan na fall na pala yung na fall na pala sila sa isa't isa. Pero hindi pa dun eh. Akala ko masaya na. Akala mo pwede ka na maging masaya dahil ayun, kailangan mo na lang tanggapin ko ano yung nangyayari sa buhay mo na ganun. Pero pero yun pala ang malaki din pagkakamali na nagawa ko. Ano yung pagkakamali na gawa mo? 6 months kaming nagsama. Dun mismo sa bahay nila, 6 months na nagsama kami na isip ko. Okay. Wala akong mapapala sa buhay na ganun. Wala akong mapapala sa buhay na kasama siya kasi napakanukno ka ng tamad, napakamamas boy niya. Ganun. O kaya naisip ko, sabi ko sa best friend ko na wala akong mapapala dito. Kung ganito lang din naman mangyayari, mas mabuti pang umalis na ako. Kaya naghanap kami ng ano, ng mapapasukan sa Maynila. Tapos nakita kami dati na wanted up na babae, kailangan daw sa Maynila. Ayun, nag-apply kami. Kasama ko pa rin yung best friend ko, yung kapatid niya. Okay. Nagpunta kami ng Maynila, ako, kapatid ko, isa pa namin kaibigan, tsaka yung best friend ko. Okay. Pagdating sa Maynila, kanya-kanya ng bahay yung ano, tiniluyan namin. Kasi iba-iba yung mga ano namin. Tapos after mga 3 months ata, yung mga 3 months, sabi ng amo ko na ano, kasi yung naging amo ko, lahat ng pamilya na is niya, nasa America na. At sabi niya sa akin na ano, paprocess daw niya lahat ng papers ko kasi susunod daw sila sa Amerika. Dala daw yung alaga ko. Tapos ako lang din daw ang mag-aalaga ng bata. Kaya nagpaalam ako sa ano, sa kapatid niya. Yung best friend ko, nagpaalam ako. Sabi ko na ano, dadalhin na ako sa Amerika ng amo ko kasi ako lang daw ang mag-aalaga ng anak niya. Paprocess daw niya yung mga papers ko para makasama ako sa kanila. Okay. Tapos sabi ng best friend ko na, wala, grabe ka. Sige, bago mo ituloy ang decision mo, mag-day off ka muna, magkita tayo. Punta tayo dun sa ano, sa isa kong kapatid sa QC. Tapos ayun, nag-day off din naman ako, tanga-tanga. Nag-day off din ako, sumama ako sa kanya sa Quezon City. Tapos, dude, hindi niya ako binalik okay. Sa amo ko. That time kasi natatakot akong bumiyahin mag-isa. Sabi ko sa kanya, kailangan na balik sa amo ko. Sabi ko sa ano, yung amo ko kasi Las Piñas yung ano, yung bahay nila, tapos dinala ako ng kaibigan ko sa QC. Okay. Sabi ko sa kanya, dapat ibalik mo ako kinabukasan kasi one day lang yung paalam ko, hindi nila ako binalik kasi takot siya na dalhin ako sa Amerika. Bakit daw takot? Takot siya na isama ako ng amo ko doon. Tapos ang sabi niya na ano, hindi na niya ako binalik. Tapos, after lang mga one week na doon ako tumira doon sa atin niya, sa QC. So, napaka-sad ng story kasi nagpakamatay yung best friend ko. Nagpakamatay? Yes. Bakit nagpakamatay? Siya in 1 week. 1 week lang kami nagkasama, nagpakamatay siya. Bakit daw nagpakamatay? Ano, may problema din siya sa asawa niya. Okay. Hindi lang din yung problema niya sa asawa niya, pati pala yung sa akin tsaka yung sa kapatid niya, sinama niya sa problema niya talaga. Kasi nung namatay na siya,
may nakita kami na ano, may nakita kami na sulat. Na. Sulat para dun sa asawa niya at sulat para sa akin. Anong sulat? Ano nakalaki sa sulat? Naka, ang sabi niya na hindi daw ako pwedeng mapunta sa iba o sa kahit sino kasi para lang daw ako sa kapatid niya. Ibig sabihin, gusto ka niya na maging asawa ng kapatid niya? Oo. Na ayaw mo? Naayaw ko kasi nga, nuknuka ng tamad. Yung na iniiyak ko lagi sa kanya. Sabi ko sa kanya na, hindi ko na kaya ang katamaran ng kapatid mo na lagi na lang umaasa sa magulang. Ayoko nang ganun. And sabi naman, sabi niya, mababago din daw yung kapatid niya eh. Sa 6 months na nagtama kami, hindi naman nagbago. Kaya ayun. Ngayon, ba't ito naman lang sinabi sa'yo yung problema niya? Para sana natulungan ka niya. Natulungan mo siya pala. Hindi ko ano kasi isang kwarto lang yung tinutulugan namin dun sa bahay ng kapatid niya sa QC. Pero nung pakamatay kasi siya, hindi ko alam bakit pagising ko nakabiti na siya. Grabe din kasi ako matulog, wala siyang pakialam sa katabi o sa ano. Pero sa pagising ko, nakabiti na siya. Kawawa naman yung best friend mo. Sinayang niya yung buhay niya. Sinayang niya. Ha? Sinayang niya yung buhay niya. Oo. Ang ganda pa naman, ang tanggad. Sayang niya eh. Ayun, nakita ko yung sulat, grabe ang iyak ko na. Grabe naman, pati ba naman yung problema namin ng kapatid niya, kapantasan niya din. Depression kasi yan eh, depression. Once ang depression, hindi yan biro. So, once ang depression, kapag yan nalulungkot, kailangan niya attention, and kailangan niya ng kausap, kailangan kausapin yan. Kasi kapag yan hindi nakayanan, depression kills. Marami ng cases na ganyan. Depression, stress, lahat ng problema, inaako niya kasi. Kaya hindi niya nakayanan, nagpakamatay siya. Hindi niya nakinaya yung problema na dun sa asawa niya. Pati pala yung sa akin, anong paalam ako na inasama ako ng amo ko, ayaw din niya. After nung namatay yung best friend mo, ano nang ginawa mo? I mean, ano na yung next step ng buhay mo? Nung nabasa ko yung sulat, nasabi niya na hindi ako pwede mapunta sa iba kasi sa kuya niya nakakubatas. Nung time kasi nung namatay na siya, hindi siya namin pwedeng iuwi sa probinsya kasi wala nang tumulong sa amin na ano na pwedeng masakyan sa kanya or kasi tapos mag-election ng time na yun eh. Hindi na kami tinulungan ng ano na maiuwi siya ng probinsya. Okay, so wait lang. Ano tayo? So afternoon, namatay na siya. Ano nang next move mo? Pumunta yung kapatid niya, pati yung parents niya pumunta ng Maynila. So nagkita ulit kami ng kapatid niya. So naging kayo na ngayon? Kayo na ulit ngayon? Naging kami ulit. At napaka-magic din talaga that time na naging kami ulit. The next month, buntis na ako. Kanino? Sa kanya lang. Naging tanong kanino. Sa kanya. Oh, para malinaw lang tayo. So, after a month, buntis ka na sa kanya. Kasi pag nung namatay niya yung kapatid niya, nagpunta sila ng Maynila kasama yung parents niya. Okay. Tapos, nagkabalisan ulit kami, may nangyari na ulit sa amin. Tapos after 1 month, nabuntis na agad ako. Okay, so naging kayo na talaga, pamilya na? Oo, yun na, naging kami na. Okay. Umuwi kami pagkatapos ng living, mga ilang months umuwi na kami ng probinsya, nagtama ulit kami. Akala ko naman, manding happy family ulit. Yun ang nangyari, ganun pa rin. Okay. Laging barkada. Kaya pa rin ba hanggang ngayon? Yung doon, yung pakialam. Kaya pa rin ba hanggang ngayon? Hanggang sa nanganak ako. Walang asawang nagpakita. Puro nanay niya. Wait lang, kabayan saan ka ngayon, kabayan? Wait na po. Nasa Kuwait ka na. So, ibig sabihin, ikaw ay single na ngayon. Single mom. Yes. Mm-hmm. So, saan yung anak mo ngayon? Sino nagbabantay sa kanya? Inilam ko sa nanay niya kasi hindi ko na kaya.
hindi ko naman mapapaaral kung doon lang ako eh. Saka hindi kung magpapakamartir lang din ako kasama niya, kung ako lang din naman ang buhay sa kanya. Okay. Kailangan din niyang maano. Ilan taon ka na? Maano yung nawala sa akin. Ilan ka na ba? 32. Ah, okay. 32. Okay, so malinaw na single mom si ate. Meron siyang isang anak na nagpakamatay ang kanyang best friend dahil inako niya lahat ng problema ng kanyang pamilya. Na gusto ng best friend niya, maging sila ng kanyang kaibigan na best friend nito. Nakakalungkot nga lang, ang kanyang kaibigan nagpakamatay, tinapos ng buhay sa edad na 24 anyos. Eh guys, kung kayo may mga problema, huwag na huwag po kayong susuko dyan kasi lahat ng problema meron po kayong... meron pong mga solusyon diyan kung paano i-solve problema. So, kung meron kayong kilala na may mga problemang inaarap, please lang damayan natin. Kasi depression 'yan. Ang depression, wala pong hindi mo gamot 'yan na medication. Parang ako nadidepress. Kasi sobrang nadidepress na din ako sa kailangan ko lagi kausap, kailangan ko lagi. Kasi ayaw na niya ipakita sa akin yung anak ko. Ayaw niya ipakausap. Pero kabayan. Umiipit niya ako mayroon. Kabayan. Makakausap ko yung anak ko. Dadaan mo na lagi sa kanya. Mm-hmm. Pero okay lang kabayan. At least meron ka namang anak sa kanya eh. So kahit man hindi mo siya nakikita, huwag ka masyado mag-worry or huwag masyado mag-depress. Kasi nga, buhay siya. Hindi naman siya patay or anything na tinangay. Meron pa rin naman kayo communication. Ang importante dyan, nakakakain siya, natutulog, mayroon siyang kasama, may nagpapalaki ka sa kanya. Tama ba? Kung nade-depress ka ngayon ka ba, itasabihin ko sa'yo. Kung nade-depress ka ngayon, huwag mo masyadong dibdibin yung mga problema. Hayaan mo na yung problema, yung namamroblema sa'yo. Tama ba ako? Mm-mm. Ang gawin mo na lang kabayan, huwag ka ito yung mga basic and tips sa depression. Ang gawin mo, huwag ka masyadong manood ng mga malulungkot, huwag ka masyadong manood ng mga telenovela na madadrama. Ibig sabihin, in short kabayan, yung emotion mo, you need to control your emotions. Kasi yung emotions mo, sometimes yan ang nakokontrol ng buhay natin sa araw-araw nating pag-work. Lalo na't nasa Kuwait ka ngayon. Mahirap yan mag-isa kasi unang-una pa dyan, lagi kang pagod araw-araw. Pag Ramadan na naman, isang buwan ka na naman walang cellphone, isang buwan ka na naman busy, as in walang tulog. So, dumagdag pa yung problema sa pamilya, kahit malayo sila sa Pilipinas, malayo sa Pilipinas, sa Kuwait, parang feeling mo wala nang pag-asa yung buhay mo. Parang feeling mo minsan nahihirapan na sa buhay mo. So, ang gawin mo dyan kabayan, mag-focus ka na lang kung ano ba yung meron sa'yo ngayon. Napakaswerte mo ba nga kasi kabayan, alam mo ba, ikaw meron kang anak na ilang inaalagaan ng mga kamag-anak mo pa rin. Kasi kahit anong gawin mo, anak pa rin yun ng asawa mo sa'yo. So, kahit man in-actual mong asawa mo, anak niya pa rin sa'yo yun. So, meron pa rin siyang karapatan. Meron kang karapatan. At the same time, huwag ka masyado mag-worry dyan kasi, alam mo ba kabayan, lahat ng problema may solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Noong November 11 birthday niya, hindi ko man lang nakiusap. Okay. Bakit daw? Walang reason Okay. Di pa alam. It's okay. Bakit ba? Kung hindi mo siya nakausap, okay lang at least. Alam naman ni Lord, alam naman ng Diyos natin na iniisip mo siya sa paano kanya birthday. Gets mo? So, hindi ako tumitigil kakapadala ng pera buwan-buwan sa kanila. Okay. Sino tumatanggap? Nanay niya. Wala bang update kung nakuha niya ng padala? Kumusta yung ano? Kung malapit na ang sahuran, magchat-chat na yan. Ano bayaran yung ganito. Ilaw. Oo. Siguro mga these past days, nagchat na naman sila sa'yo. Katapusan ni. Christmas party na sa school. Sigurado yun. Hindi, I mean, katapusan kahapon, 30. So, nag-chat na naman sila.
Tapos na ako magpadala. Kailan? 28. Magkano? Kasi-kasi kami lagi. Ang sahod ko dito is 120KD. Hmm. Sa kanila lagi yung 60, sa akin yung 60. Okay. So, sa'yo yung 60. Kasi-kasi lagi kasi hindi ka nagpadala. Ay, naku. Marami, marami maririnig ng mga negative. Mas makakadagdag sa, mas makakadagdag sa problem ng iisipin. Oh, ganun naman talaga eh. Nung nag-apply ka sa abroad, parang feeling nila wala silang may tulong sa'yo or wala silang pakialam sa'yo. Parang ikaw lang din naasahan mo pag nag-apply ka. Pero nung nasa abroad ka na, yun, nangungumusta na yung mga yan. Minsan ganun ang nangyayari sa atin. Marami na akong naranasan, marami na akong mga nakilala na ganyan. Na kung kailangan nila ng tulong sa ibang tao, wala silang maasa na tulong. Kasi bakit? Labas ng pera eh. Kailangan ng tulong financial, pera. Pero nung nasa abroad na, kung sumasahod na buwan-ban, dyan na. Dumadami na yung mga kaibigan niya, yung mga kamag-anak niya, humingi, ina, nangungumusta, I miss you na. Lalo na, pag uwi, nag-umaasa na may darating na pasalubong, di ba? Which in fact, nung nangailangan ng tulong sa kanila, wala naman silang maibigay sa'yo. Okay, nakakalungkot na isipin eh. Opo. Ikaw, sobrang lungkot ko dito. Sobrang ano kasi mag-ina ka lang. Tama. Wala kang makausap. Tapos, yung kapatid ko, nag-chat lang pag kailangan ng pera. Like last month, nag-chat yung kapatid ko. Nagihingi ng pera kasi kasal daw niya, ganito. Yung hindi man lang unahin na kamusta ka na dyan, kakain ka ba, nakakatulog ka ng maayos, yung ganyan. Pag nagsachat, hindi. Ang masaklap pa dito, pag hindi mo sila binigyan, ang dami na sinasabi. Diba? Hindi ka nakakausap. Hindi ko ito nakakausap. Parang mayroon kang mga pangalan nila. Mayabang ka na, may pera ka na, social ka na, ganun, di ba? Yun ang sabihin ko pag hindi mo sila binigyan. Ganyan ka na umusta kasi malaki na kinikita mo dyan. Ganyan ka na umusta kasi ganito. Oo. Pero hindi nila isipin. Ba't saan na nag-apply ako? Sarili ko lang. Wala ka ibang taong inasahan kundi sarili kong sikap lang. Tama. Anyway, kabayan, ano man sabihin nila, kung may pangarap ka sa buhay mo, huwag mo pakinggan yung mga negative na tao na nagda-down sa'yo or negative na tao na nag-critic ng buhay mo. Kasi ikaw ang may kagagawan niyan ng buhay mo. So kung yan ay narating mo na unti-unti ka nang kumikita ng pera, dahil yan sa desisyon mo, hindi sa desisyon ng ibang tao. Kaya kung ano man yung sabihin nila sa'yo negative, kung ano man sabihin nila sa paninira sa'yo na ganito, ganyan, huwag mo na sila pakinggan. Ang importante dyan, ang mahalaga dyan, yung anak mo, yung family na pinapadala mo. At the same time, yung ipod mo, para hindi ka na ulit mababalik sa abroad, magnegosyo ka sa Pilipinas. Kasi ang hirap niyang buhay nyo dyan eh, kailangan nyo i-value yung sahod nyo. But I mean, hindi naman sa maging kuripot ka, maging practical ka lang. Kasi pare-pareho tayo nangangailangan. Lahat ng tao nangangailangan. And kahit naman hindi mo bigyan yung kamag-anak mo, buhay pa rin naman yan after 1 year eh. Kasi bakit? May paraan talaga. Kasi isang sabi lang nila, ako ang pusong mamuna, bigay agad ng bigay. At least ngayon, alam mo na. Huwag mo na lang ibigay lahat. Matuto ka rin mag-ipon para sa sarili mo. Diba? Hindi masamang tumulong, guys. Don't get me wrong. Na hindi porket hindi kita binigyan ng pera, hindi ka nagpadala sa'yo, masama na ako. No, hindi ganun. Natututo lang kasi ako sa mga bagay-bagay, lalo na sa usapang pera. Kasi parang ganito lang eh. Anong sense na nag-a-abroad ka, nag-kiss-kiss ka ng kusina, ng banyo, ng inidoro, nag-ugas ka ng mga plato, nagpapaligo ka ng mga camel, nagkakarwash ka ng mga sasakyan. Yung sahod mo sa isang buwan, pupunta lang sa wala sa Pilipinas. Ang worst pa dun, the other month, ganun mangyayari, magiging cycle lang yan. Kaya, guys, you need to save for yourself din. Kailangan yun i-evolve yung sahod nyo. Kasi hindi po madali na mag-work sa abroad. Ako nga, di ko nga kaya yung ginagawa nyo eh. Kaya alam ko din po yung paghihirap nyo. Kasi ang meron din po akong kamag-anak and kapatid na OFW.
Yan alam ko yung hirap nila. Kaya kabayan, kung pusong mamon ka, ngayon palitan muna kahit konti na minsan maging pusong bato rin na hindi siya negative, na hindi dahil masama ka na, hindi dahil kuripot ka na or ano, nagtitipid ka kasi alam mo na yung buhay sa Pilipinas ang hihirap talaga. At kapag uwi ka ng Pilipinas, wala kang pera, sinong aasahan mo sila? Hindi. Ikaw lang din aasahan mo. Sarili mo lang din yung aasahan mo, hindi ibang tao. Example, nagpadala ka sa Pilipinas. Padala, isang taon nagpadala ka. Walang natira sa'yo. Pag umuwi ka ng Pilipinas, at wala kang naipon sa abroad, sino na magtutulong sa'yo? Sila ba? Or ikaw? Sarili mo lang din. Tama ba? Kaibigan, hindi sarili mo lang. Mm-hmm. Magkaiba yung kaibigan at saka yung pera. Saka kabayan yung sinasabi ko sa kayo kanina na huwag mo masyadong tip-tipin yung mga problema na hinaharap mo ngayon. Kung ngayon nade-depress ka, okay lang yan. Kasi normal lang naman na magkaroon ng problema ang isang tao eh. Ngayong gabi magpapakas kali. Nilalaban. Diba? Labanan ko. Wala din. Wala ko yung mga aasahan dito kami sa rin. Yes, ganun yun. Ganun yun. Mag-isa natin sa buhay lagi. Pero ang gawin mo, para hindi mo masyadong, hindi masyadong mabigat. Parang ganito eh. Kung ang isang sakong bigas. Ang ginagawa ko, lagi nanonood ng live. Oo, pwede yun. Kasi nakakalibang naman ito eh. Parang ganito lang yung kabayan. Kapag ikaw, nagbubuhat ka ng isang sakong bigas,